Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Runde TV mo. Yun na nga, ano, Mayor Alice Guo ay isinuka na ng kanyang mga kapartido, mga kababayan, ha. Itong si Senador Loren Legarda, ano, ay kapartido ito ni Mayor Alice Guo ng NPC o Nationalist People's Coalition. Yun na nga, ano, ayon kay Senador Loren Legarda, kailangan na nilang tanggalin ito sa partido dahil ayon pa kay Senador Loren Legarda ay maliwanag na itong si Mayor Alice Guo ay nagsisinungaling. 100% daw na sinungaling itong si Mayor Alice Guo. Kaya minamadali, ano, o pinamamadali na ni Senador Loren Legarda yung mga kaso, ano, na isinampa laban kay Mayor Alice Guo bago ito makapag-file ng COC ngayong October, ha, para nga sa darating na eleksyon ngayong 2025. Ayun nga kay Attorney Stephen David ay tatakbo ito bilang mayor ulit, ano, ng Bamban Tarlac. Pero nga sa palagay ninyo, mga kababayan, makakatakbo pa kaya ito na ngayon ay mayroon ng mga hawak na dokumento itong si Senador Win Gatsalian, ano, na nagsasabi at nagpapatunay na itong si Mayor Alice Guo ay walang dugong Pinoy. Purong incheck ito at ang totoong pangalan nito ay si Guwaping. Hindi kaya tatakas na ito ng bansa natin? Kasi nga, may nalalaman na yung ating mga senador na itong si Mayor Alice Guo ay isang Chinese citizen. Ay wala talagang dugong Pinoy at hindi pinanganak dito itong si Mayor Alice Guo. Yun ang, ano, wag na natin itong patagalin, ano, sana nga mas mapabilis, ano, yung mga kaso na naisampa o isasampa pa nito kay Mayor Alice Guo para naman maparusahan ito bago ito makalayas ng ating bansa. Yun ang, ano, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang filing ng Certificates of Candidacy o COC sa Oktubre para sa 2025 elections, gusto nang ipa-expel ni Senator Loren Legarda si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo mula sa kanilang partido na Nationalist People's Coalition o NPC. Ito'y matapos sabihin ng isa sa mga abogado ng alkalde na may plano si Mayor Guo na muling tumakbo sa darating na eleksyon. Para sa senadora, dapat nang maghanap ng basehan ng NPC para patalsikin o suspendin man lang ang alkalde bilang miyembro ng partido habang isinasagawa ang investigasyon. Tumakbong independent si Mayor Guo noong 2022 elections, ngunit sumali sa NPC nang manalo. Una, bakit natanggap? We have no idea. Second, they would say, wala naman finality pa eh. But you know, mag-aantay ka pa ng finality, you know, it takes so long. Sa ngayon, kumbinsido anya si Senator Legarda na hindi nagsasabi ng totoo si Mayor Guo patungkol sa kanyang pagkatao. Kaya dapat na anyang madaliin na mga ahensya ng gobyerno ang investigasyon nito sa kaso ng alkalde at tingnan din kung may iba pang gaya ni Mayor Guo sa Pilipinas bago pa tumating ang eleksyon. I'm convinced 100% that she is not who she says she is. That she is not a simple person who grew up in a farm. How many more Alice Guos are there? They must prevent a non-Filipino who has links to illegal gambling and alleged criminal syndicates from running for any public office. To be on the lookout for many similar personalities like her na naka-infiltrate ang ating local politics, yung mga nagpapatakbo ng mga sindikato. Paano ba nakarating? Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, masusi pa nilang sinusuri ang mga ebidensya na maaaring gamitin sa korte. Pinagtutuunan anya nila ngayon ng pansin ang eligibility ni Mayor Guo na umupo sa posisyon sa gobyerno. Matapos madiskubre ng mga senador ang ilang hindi pagkakatugma sa birth certificate ni Mayor Guo, pinaimbestigahan na sa Senado ang paglaganap ng mga peking birth certificate at ang sistema ng late birth registration sa bansa na tila na aabuso na umano ng ilang dayuhan. Sa inihaing resolusyon ni Senator Sherwin Gatsalian, sinabi nitong nagbibigay daan ito sa mga kawatan, kabilang na mga dayuhan, para makakuha ng iba pang government-issued ID, gumawa ng krimen, at makaiwas sa immigration laws. Naniniwala ang senador na posibleng sindikato ang nasa likod ng pagkalat ng fake birth certificates, maging sa pag-abuso sa sistema ng late birth registration. Para kay Senator Legarda, dapat suspendihin muna ang sistema ng late birth registration habang iniimbestigahan ang mga civil local registry sa bansa. Tignan natin yung mandate ng PSA, tignan natin sino nagko-control ng local registries, pati sa DFA yung nagbibigay ng mga passport sa mga probinsya na hindi naman daw under sa kanila.
kung hindi parang outsourced. They cannot say there's no syndicate. How did this happen? Because it's really corruption. Kung nababayaran mo ang mga tao para magbigay sa'yo ng birth certificate, doon nagsimula eh. Pwede ka na magka-passport. Pwede ka na bumili ng lupa. Pwede ka na komandidato. Ayon kay Senator Gatchalian, batay sa Philippine Statistics Authority, mahigit 300 peking birth certificates ang nadiskubring ginamit para sa aplikasyon ng Philippine passports mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. 6 sa mga ito na pag-alamang pagmamayari ng mga dayuhan na nauna nang nabigyan ng Philippine passport. Ang tanong, paano ninyo matuldukan yung mga sindikato na yan dyan sa loob ng ating gobyerno? Maraming agency ng ating pamahalaan. Ni talagang maraming ano diyan, maraming sindikato diyan. Hindi lang diyan sa PEC ano, diyan sa pagkuha ng driver's license, pagkuha ng pagparehistro ng mga sasakyan. Pwede kang magpalakad na lang. Hindi na ikaw mismo ang gagawa noon, magbabayad ka lang. Tapos ito mga kababayan, isa pang balita ano, itong si Mayor Magalong ano, inalok din pala ito ng mga INCIC na ito para nga magkaroon ng pugo sa kanilang lugar o sa kanyang nasasakupang bayan sa may Baguio City. Kaso nga lang, tinanggihan nitong si Mayor Magalong, ano, dating pulis ito, dating retired general. Ito yung hinahanap natin na official ng ating bansa. Isang matapang, may paninindigan na mayor. Hindi katulad ng iwang mayor na pag inalok ng pira na galing naman sa illegal, ay talagang kinakagat ka agad, no? Katulad na lang nitong si Mayor Jing Capil, no? Sa may Purak, Pampanga, itong si Mayor Alice Goo ng Bambantarlac. At iba pang mga mayor, hindi lang itong mga ito, ang mga mukhang pira, mga kawatan dito sa ating bansa, mga kababayan. Kaya saludo tayo kay dating General Magalong, ano, retired general, Mayor Magalong ng Baguio City. Ito na mga kababayan, ha? Panoorin natin ito. Kaya kung nagpa-plano kayong magtayo ng pogo dito sa siyudad ng Baguio, huwag na lang kayong mag-attempt kasi hindi talaga kami papayag. Ito ang matapang na paninindigan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gitna ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa Pilipinas. Pag-amin ni Mayor Magalong, unang taon pa lang niya bilang alkalde ng Baguio City, hanggang nitong nakaraang taon, marami pa rin mga lumalapit sa kanya na humihingi ng permit para makapagtayo ng pogo sa lungsod. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao, pero hindi talaga akong pumayag. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo tayo. We are a character city. Kaya panalang, forget about it. At syempre, may inaalok umanong pera ang mga gustong mag-operate nito sa lungsod. Syempre, merong kaakibat lagi yun. May kaakibat lagi yun. Binabanggit naman sa akin. Pero sabi ko nga is, huwag na lang kayo mag-attempt dahil hindi talaga kami papayag dito sa siyudad ng Baguio. Ayon pa kay Mayor Magalong, may karapatan naman ang mga lokal na pamahalaan na tanggihan ang mga paglalagay ng pugo sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ito ay kahit sabihin pang aprobado at may permit nang nakuha mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Maski na pinayagan pa ng PAGCOR, kailangan may konsultasyon sa local government. Hindi basta-basta. Meron talaga dapat conformity ang local government. Samantala, maging ang mga residente ng Baguio pangunahin ang mga kabataan sa lungsod, ay hindi rin pabor na magkaroon ng pogo sa City of Pines. Agree ako kay Mayor na huwag po muna magkapogo dito sa Baguio. Kasi siyempre bilang kabataan, lagi kaming active sa social media. So kinakita po namin yung transition from Alice Goo sa Tarlac papunta sa Pampanga. And for me po, na resident ng Baguio, it would hurt na parang malalaman mong may ganitong illegal activities. Hindi po ako pabor kasi first and foremost po, ano, sa tingin ko po, wala pong magandang maidudulot po ang pogo sa Baguio. Mas lalo na kung ang dulot lang naman nito is mostly negative lang naman sa mga kabataan natin, sa komunidad. Yun ang ano, si retired General Benjamin Magalong, ano, mayor ng Baguio City. Pwede naman palang tumanggi, no? Kahit na mayroon ng lisensya na galing sa PAGCOR, may permit na, pwede rin yun naman palang tanggihan. Katulad nga ng ginawa ni Mayor Magalong, ano, pero itong
ibang mayor na ito na talagang pinayagan, hinayaan nila, sinasabi, katiwiran nila, eh, mayroon na mga permit galing PAGCOR. Kaya binigyan din namin ang permiso para makapag-operate sila sa aming bayan. Eh pwede palang tanggihan ninyo kung talagang ayaw ninyo. Eh kaso nga lang, sabi ni Mayor Magalong, eh mayroon talagang kaakibat na pera. Ang tinitingnan ng mga mayor na ito, yung mga inaabot, yung limpak-limpak na pera na tinatanggap nitong mga hinayupak na mayor na ito, mga kababayan. Napakakapal ng mga mukha nitong mga mayor na ito. Eh sila na yung sila yung dapat sandigan ng ating mga kababayan para nga walang krimen na mangyayari sa ating bayan. Kaso nga lang, sila pala yung nagpapasimuno sa kaguluhan at yung bugo nga ay ito'y sinasabi ng mga senador na ito'y pugad ng kriminalidad. Kaya maraming pinapatay, baka nga may mga Pilipino rin na nadamay, hindi lang yung mga insik na sinasabi. Katulad na sinasabi ni si Attorney Tuto Causing na maraming pinapapatay itong si Mayor Alice Guo. Maraming pinasiminto na ito. Yun lang, dito lang muna at kaya lang yung bahala humusga At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Member Jever Healthy Dios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Josepina Peralta. Shoutout kay Rebecca Puras. Shoutout kay Santos Lagapa. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Salvador Tabor Senior. Kay Santos, tapos na ito. Kay Bliss Lady, shoutout. Tilma Birsusa. Kay Edgar Natividad, Jesus Katoliko. Shoutout na rin kay Roberto Pulutan. At kay Tuna Moser Nestor, shoutout. At kay Real Stel. Yun ang alakan, dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.